Magandang umaga mga ka-DM Pod. Isang magandang umaga po na ibinigay ng Diyos sa ating panibagong araw. Pag-asang hindi natin kayang ipagkaloob sa atin. Ngunit bago po tayo magbigay puri sa ating Panginoon, babasahin ko po muna yung Salmo verse 142. Purihin ang paa. Pasasalamat sa hari ng Diyos dahil sa tagumpay. Purihin ang Panginoon na aking batong kandungan. Siya ay nagsasamay sa akin sa pakikipaglaban. Siya ang aking Diyos na mapagmahal at matibay ng kandungan. Siya ang kumakalong sa akin kaya sa kanya humihingi ng kalinga. Ipinasakop niya sa akin ang mga bansa. Panginoon, ano ba ang tao para sa pagmalasakitan ninyo? Tao lang naman siya, bakit niyo siya iniisip? Ang tulad niya ay simoy ng hangin na dumadaan. At ang kanyang mga araw ay parang aninong mabilis mawala. Verse 5, Panginoon, buksan niyo ang langit. At bumaba kayo. Hipuin niyo ang bundok upang masiusok. Gamitin ang inyong pana, mga kidlat, upang magsitakas at mangalat ng aking mga kaaway. Verse 7, mula sa langit, abutin ninyo ako at iligtas sa kapangyarihan ng aking mga kaaway na mula sa ibang bansa na parang malakas na agos na tubig. Sila ay mga sinungaling, sumusumpa silang magsasabi ng katotohanan, ngunit sila ay nagsisinungaling. O Diyos, awitan kita ng bagong awit na sinasabayan ng Alpha. Kayong mga nagbigay ng tagumpay sa mga hari at nailigtas ng inyong lingkod na si David mula sa kamatayan. Verse 11, Iligtas ninyo ako sa kapangyarihan ng mga dayuhang kaaway na hindi nagsasabi ng totoo. Sila'y sumusumpang magsasabi ng katotohanan, ngunit sila'y nagsisinungaling. Verse 14, sana habang bata pa ang aming mga anak na lalaki ay maging katulad sila ng tanim na tumutubong matibay, at sana ang aming mga anak na babae ay maging tulad ng magagandang haligi ng palasyo. Sana'y mapuno ang lahat ng uri ani ng aming mga bodega. Dumami sana ng libo-libo ang aming mga tupa. Pustuhan. Verse 14, dumami rin sana ng maikarga ng produkto ang aming mga bata. Hindi sana kami salakayin at bahagingin ng mga kaaway. Wala rin sanang iyakan sa aming mga lansangan dahil sa kalangkutan. Mapalad ang mga taong ganito, ang kalagayan. Mapalad ang taong Diyos na kanilang Panginoon. Amen. Yun ako dito. Maliit na ano. Sabi dito, sa akin dito sa Psalm 144 na aking binasa, meron akong maikling verse para dito. Kagaya nga ng sabi ng mga awit, verse 100, verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat. Kailanman ang kabutihan ng Diyos ay kailanman di nauubos. Gayon din ang kanyang pag-ibig, kaya dapat lang naman natin ibalik sa Panginoon ang lahat ng papuri at pagsamba. Pagpalain ng Diyos ang munting pagbabasa ng kanyang salita. Handa na po ba tayong magbigay ng dalisay na papuri sa ating Diyos? Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Thank you.
Ilagay po natin ang sarili sa presensya ng ating Panginoon Diyos. O Lord, itinataas po namin ang inyong pangalan sa umaga na ito. Aming banal na Diyos, ibinibigay po namin sa lahat ng papuri, pagsamba sa iyo, Lord. Maraming salamat po sa panibagong umaga na inyong inilahad sa aming maraming salamat po. Sa bagong pag-asa, at pag-aaral namin natatamo sa bawat araw-araw na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa bagong oportunidad upang kami ay muling magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Bago po ang lahat, linisin po kami ng inyong dugo na tumitigis mula sa krus ng Kalbaryo. Alisin niyo po ang bawat bahid ng rumi na aming dinadala sa umagang pong ito. Minsan pa, O Lord, bigyan niyo po kami ng bukas na pag-iisip at puso na may kakayahang magtiis. Ang inyong salita habang kami ay nakikinig sa inyong salita, naway walang aalis po dito sa aming Zoom na hindi nagkaroon ng panibagong perspektibo at pagsasaliksik sa inyong salita, Panginoon. At sa umagang ito, sa lingkod po na inyong gagamitin, naway itago niyo po siya sa lingkod ng inyong krus. Naway lahat ng nalabas mula sa kanyang bibig ay magiging tulay upang madanas po namin ang inyong kabutihan sa umagang ito. Let her be the messenger of the heaven this morning.
Naway bigyan niyo po siyang spirit of teaching upang maitanim niya ang inyong salita sa aming puso at isipan. Pagpalain niyo po lahat ng participant na umaatin ngayon at bigyan niyo po ng bawat isa ng protection at pag-asa. Lahat po ito ay inihahandog namin sa inyong kaluwalhatian at kapangyarihan. Binabalik po namin lahat ng papuri at pagsamba sa inyong pangalan. Amen. Oras na po para po i-introduce po ang ating speaker sa umaga ngayon po, Sister Tess Marciano. Salamat po, Sister Irene. Good morning po muli sa mga kalipad po natin. So napakaganda po ng panibagong umagang ito na binigay po sa atin ng Panginoon. At napakaganda din po nung binasa po ni Sister Irene sa Psalms 144. Oo nga naman, sino ba tayo upang pagtuunan ng Diyos ng pansin? Tayo'y nilikha lamang po niya at ang buhay natin ay sadyang napakabilis kung tutuusin. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay kanyang binigyan ng buhay at pinansin, binigyan ng pansin, no? Dahil kung hindi po sa habag at biyaya po ng Panginoon, saan na po kaya tayo ngayon? Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos na buhay at dakila. So sige po, pahintulutan niyo po na ako po ay magbahagi ng akin pong PowerPoint. Nakikita niyo na po ba? Yes po, sis. Praise the Lord. So actually po dapat po sana ito ay nung nakaraang pang Wednesday pero medyo nagkaroon lang po ng technical problem, nawalan po kami ng internet nung Wednesday po. Kaya po salamat sa Panginoon dahil may Friday, no, na muli tayo makakapag-share ng salita po ng Panginoon sa umaga po ito. Alam ko po na over this month ay lagi po nating pinag-uusapan yung tinatawag na unshakable hope. Naging matatag na ho ba ang ating pong pag-asa? Sino ho yung merong realization sa ganito pong deklarasyon na atin pong tinatayuan sa buong buwan po na ito? Alam ko po na marami tayong narinig na ng mga katuruan patungkol po dito sa tinatawag po nating unshakable hope. Pero alam niyo po ang ibig sabihin ng unshakable, unflappable, watertight, fixed, steady, unsinkable, firm. Ibig sabihin, hindi tinatablan ng tubig, matigas, matatag, hindi lumulubog. Yan, sino ba yung matigas dito? Sino ba yung matatag dito? Lalo na kapag ka dumarating ng mga pagsubok ng buhay. Lalo na kapag ka hinahamon ng atin pong pag-asang pinangahawakan mula sa ating Panginoon. Sino ho ba yung matigas at matatag na ika nga hindi basta-basta bumibigay sa anumang hamon ng buhay? Praise the Lord, dahil napakabuti ng Panginoon, tayo po yung lahat. Idinideklara po natin lahat that we are firm. We are unsinkable, we are steady, we are fixed, diba? Tayong lahat ay strong at sa habag at biyaya po yan ng Panginoon sa buhay po natin. History lamang po tayo. Yan. Sabi po dyan, the most powerful earthquake that happened was the 1960 Valdivia earthquake and tsunami or the Great Chilean earthquake on May 22, 1960. Yan po yung pinaka-powerful earthquake na nangyari. Hindi po pala yung nangyari sa atin dito noong 1990. Nung nabanggit po yun ni brother nato noong nakaraang katuruan po niya. This is the most powerful earthquake ever recorded. Various studies have placed it at 9.4 to 9.6 on the moment of magnitude scale. Sabi po dyan, 9.5 earthquake caused building to collapse and raise parts of the city at least 30 feet while others dropped 8 feet into the ground. Ganun po pala yun, ano, yung
yung pagkasobrang lakas ng lindol, eh nabibiak yung lupa, umaangat yung lupa, maaring umangat, sabi nga doon, ng 8 feet in the ground, pwedeng lumubog, pwedeng umangat ng 30 feet, di ba? Ganun katindi yung pwedeng maging dahilan kapag o mangyari kapag ganito kalakas ang lindol na maaring maganap o mangyari. Ang ganitong klaseng pagyanig ay makakapaminsala po ng gusto at terrible ang magiging kalagayan nito sa lahat ng maaari nitong madaanan. Totoo naman po yun. Imagine, if this will happen in our time, what would our scenario look like? Ano kaya ang magiging scenario makikita natin sa iba't ibang dako kapag ka ito ay nangyari sa ating kapanahunan? Sobrang dami na po ng tao at ng mga buildings and bridges na nakikita po natin. Possible po, horrible and chaos ang siyang makikita po natin at mababanaag sa lahat ng dako kapag ito pong bagay na ito ay nangyari sa ating pong kapanahunan. At gusto ko lamang pong ding tingnan, ano ba yung mga bagay na nilikha na pwedeng withstand sa mga iba't sa ganitong klaseng lindol na maaari pong mangyari o maganap? Ito po yan. The world's biggest earthquake-proof buildings, ika nga. Sabi nga daw po, the world's biggest earthquake-proof buildings. Yan daw po yan, yung US Bank Tower in Los Angeles. This 1,018-foot building was designed to withstand an 8.3 magnitude earthquake. Wow! Talaga nga naman, ang tao ay lumilikha talaga ng mga ganitong klaseng uri ng gusali upang makatagal daw sa makastand siya sa 8.3 magnitude earthquake. So hindi pa po natin malalaman kung talagang ito yung building na ito ay talagang makakatagal sa ganitong klaseng earthquake. Maliban na lang kung talagang magaganap yung ganitong klaseng lindol. Di ho ba? And second is the Burj Khalifa in Dubai. This 717-foot building can withstand earthquake between 5.5 and 7.0 on the Richter scale. So, grabe, no? Talaga nga naman ang tao ay iba't ibang klase ang kanilang ginagawa o nililikha. Kasi alam nila na posible mangyari yung mga paglindol sa pagkakataon na hindi po inaasahan. Kaya naman lumilikha sila ng iba't ibang klaseng gusali na pwede pong tumagal sa mga maaaring lindol na mangyari. Gaano man katatag ang pundasyon ng isang gusali na pwede pong malikha ng tao sa kasalukuyan po, ay ito ay hindi pa rin pwedeng itapat, no, sa lindol na nangyari noong 1960. Kasi yan pong Burj Khalifa po, 5.5 lamang po. Yung kanina is 8.3 lamang po. Samantalang yung naganap na lindol nung 1960 ay masyado pong malakas yun. 9.something, di ho ba? And maybe, alam natin that people will never stop creating something that they think would be enough to withstand the possible attack of nature. Pero ang katotohanan ay walang pwedeng maitatapat dito. Alam niyo po ba? Dahil ang Diyos ang may likha maging ng mga ito, our God is the supreme creator of everything. Ayan po. Hindi na po tayo lalayo sa atin pong pag-uusapan ngayong umaga pong ito. Mananatili pa rin po tayo sa pag-uusap po na ito. Unshakable hope. Sabi po dyan sa Hebrews, yung atin pong teksto, sa Hebrews 12:26-27, sabi po, when He spoke from Mount Sinai, His voice shook the earth. But next time, He says, I will not only shake the earth, but the heavens too. By this,
He means that he will sift out everything without solid foundations, so that only unshakable, mind this word po, only unshakable things will be left. Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin. Hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. And ito po yung verse natin. Isa pang versikulo, palata sa Biblia. Sabi po dyan sa 1 Corinthians 15:58, sabi dyan, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast and immovable. Always excel in the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Pagpalain po ng Panginoon ang mga salitang atin pong binasa. Matagal ko na pong naririnig, no? Alam ko pong hindi lamang ako, maging kayo, marahil naririnig nyo na rin po ang salitang ito, that we are in the last days. Alam nyo po ba yon? Naririnig nyo na po ba itong salitang ito? Sabi, tayo daw po ay nasa huling sandali na, no? We are in the last day. Ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoon. At alam kong hindi po tayo lang ang nakakarinig nitong mga salitang ito, maging marahil yung ibang tao ay naririnig din po ito. Sa ating sariling obserbasyon, may katotohanan po ba ang mga salitang ito? Sa tingin ho ba natin, yung naririnig na natin now that we are in the last day, ito po ba ay may mga katotohanan? Totoo kaya ang mga salitang ito? Marami siguro sa mga anak ng Diyos na gusto nang dumating si Lord. Kasi nga naman, nakakapagod naman talagang mabuhay sa daigdig. Dahil alam natin kapag ka dumating si Lord at tayo'y kinuha ng lahat ng Panginoon, ni rapture na ni Lord, eh talagang doon natin mararanasan yung buhay na payapa, buhay na wala ng pagluha, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng problema. Pero marami rin pong ayaw munang dumating si Lord kasi madami pa dapat gawin o hindi pa tapos ang kanilang misyon dito sa lupa. Lalo na po ang mga kabataan, ayaw pa nilang, pag tinanong mo sila, gusto mo na ba dumating si Lord? Sasabihin po nila, wag muna kasi hindi pa ako tapos sa aking pag-aaral. Marami pa akong gagawin. Saan man po tayo dito sa mga salitang ito, still the truth was, we're here already. Ito po yung katotohanan. Nandito na po tayo. We are facing this truth. We are at the edge of the truth that God is coming so soon. Ito po yun. Ito na po talaga yun. Marami na pong mga sinasabi sa Biblia na nagaganap na sa kasalukuyan, na nagpapahayag na ang Diyos tunay nga malapit na ang katapusan ng mundo. The rapture will happen anytime, any day, at an unexpected time. God's coming is inevitable. Ita nga, it is certain. It is unavoidable. Ito'y tiyak at di po maiiwasan. Mahirap po kapag tayong lahat ay hindi po handa. Unshakable hope. Ibig po sabihin, hindi ko na po na-i-flash dyan. Unshakable was given to warn us as Christian and to remind us as well. Bakit ho ba natin pinag-uusapan yung unshakable hope? Ano ho ba yung ang gusto nitong ipagbigay alam sa atin pong lahat? Ito po ang salitang ito ay binigay po sa atin para po magbigay po ito ng warning sa ating lahat. And at the same time, tayo po ay ma-remind sa mga salita pong ito. Sabi nga po ng binasa natin kanina, by this, he means that he will sift out everything without solid foundation. So that only unshakable
things will be left. No? Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na isasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Sino ho ba yung nayayanig dito? Sino ho ba yung nakakaranas ng pagyayanig sa kanyang buhay at siya'y sobrang natitigatig sa kanyang buhay? Sabi po dito sa salita po ng Diyos na ating pong binasa, isisip out niya daw po lahat ng bagay without solid foundation. Yung hindi rooted ng salita ng Panginoon, matatanggal, mawawala yan. So that only unshakable things will be left. Yung lamang daw matatag, firm, ang maiiwan hanggang wakas. Yun lamang yung pwedeng ma-rapture hanggang wakas. Diba? Yun lamang yung mga anak ng Diyos na hindi bumibitaw sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon at pananampalataya sa Panginoon. Yung hindi po bumibitaw sa kanilang pag-asa, yun lamang po ang maiiwan. Yung mga hindi solid foundations nila, yun po yung masisike. So, lagi po nating babantayan ang ating pong mga sarili, lalo na po sa mga panahon na tayo po ay humaharap sa challenge po ng ating pong buhay. Tatlong bagay po ang aking iwanan sa inyo. Three major characteristics of being unshakable. The only person who is unshakable is the person who is firm and strong. Sabi po dyan, firm and strong describes something strong and unwavering. Definition po of firm sa adjective po, not soft, yielding to pressure and firm. Synonyms po niya, solid, hard, resisting way or pressure. Hindi matitinag, matatag at malakas. Why do we need to be firm and strong? Bakit po ba kailangan natin na maging matatag at matibay? Dahil po, naniniwala po ako, kung kayo po ay nag-oobserba sa mga nangyayari po sa ating paligid, at alam po pong aagree po kayo sa akin, ang mundo pong ito ay pasama na ng pasama. Ito po yung realidad. Yung mundo po na ating ginagalawan ay pasama na ng pasama. Many people are confused in so many things. Kung tayong mananampalataya ay ganun din, no? Kakaranas po, sometimes that we are confused. Ano pa po kaya ang kaibahan natin sa mga walang pananalig sa Diyos? Kaya nga po tinatawag tayong believers of Christ. Therefore, if we are believers of Christ, dapat po kinakikitaan tayo ng katatagan, lalo na po sa mga panahon ng hamon ng ating pong buhay. My observation po nowadays, people are confused with these two major things. Confused with their future. Sino ho yung nababalisa sa kanila pong bukas na darating? Alam ko po, some of us ay nakakaramdam po nito. Confused with future sa ating kinabukasan. Madaming nawawala ng pag-asa at nasisiraan po ng loob kapag ka-future na ang pag-uusapan. Kasi hindi naman talaga po natin nakikita ano ba yung bukas na darating. Ano na kaya yung mangyayari bukas? Alam na ho ba natin kung ano yung pwedeng mangyari sa atin bukas o mamaya lang after po ng DMPAD? Maaring may mga plano po tayo for the whole day. Pero tatanungin ko po kayo, sigurado ho ba kayo na yung mga plano nyong yan, yung mga gagawin nyo for the whole day ay 100% magagawa nyo kaya? Possible na oo, possible na hindi. Bakit? Hindi naman po natin alam yung pwedeng mangyari after po ng DMPAD. Only God knows. Nagsiset lamang po tayo ng mga plano natin, pero at the end, si Lord pa rin yung nakakaalam ng mga bagay na pwedeng mangyari sa atin mamaya at pwedeng mangyari sa atin sa darating na bukas. Kaya marami pong taong nako-confuse o nasisiraan ng loob
ano na ba ang pwedeng mangyari sa bukas? Ano na kaya ang future ng aking mga anak? Ano kaya yung magiging kinahihinatnan ng aking negosyo sa darating na bukas? Alam niyo po, nagpapalit-palit na ang namumuno sa bansang ito. Madami na rin po mga sitwasyon at hamon ng ating po mga buhay na naranasan po ng bawat isa. Mula noong ito, tayong lahat ay isilang hanggang sa kasalukuyan. Ang tanong ko po, nagkulang po ba ang Diyos sa buhay natin? Marahil dumating ang mga pagkakataon na may mga kakulangan tayo, opo, pinapahintulutan ng Diyos na dumarating yung pagkakataon, marami tayong kakulangan na nararamdaman, na nararanasan sa ating pong buhay. Pero sa paglubog ng araw at muling pagsikat po nito, mananatiling tapat at nagpo-provide po si Lord sa lahat ng ating mga pangangailangan. Agree po ba kayo doon? Amen. Amen. Lahat po tayo agree doon dahil tayo pong lahat ay nakaranas po noon. Alam niyo po, isang patotoo lamang po, dumaan din po ako sa ganitong sitwasyon. Confused ako sa aking future. Dahil po ako po yung lumaki sa isang pamilyang hindi buo. Bata pa lamang po ako, naghiwalay na ang aking mga magulang. At kami po ay iba-iba ng tahanan na pinupuntahan dahil samantalang iniwan din po kami ng aking tatay sa akin pong sa kamag-anak niya po. Kaya kung saan-saan din po kami nakikita during those times po ng aking pong childhood na mga karanasan. At ang aking pong tatay ay nagtitinda po ng ice cream, ng dirty ice cream. So kung hindi siya magtitinda, wala po kaming kakainin. And yung kinikita niya po doon ay hindi enough para po ma-provide ang aming po mga pangangailangan. Sa akin pong murang kaisipan, nag-isip din po ako. Sabi ko, ano kaya ang bukas na aking pwedeng maranasan? Meron kaya akong magandang bukas? Meron kaya akong future? Kasi ang hirap po ng aming buhay eh. Ang pagtitinda po ng ice cream ng aking tatay ay hindi po madali. Nakaunti lamang po ang kanyang kinikita at hindi po sumasapat maging sa pang-araw-araw po namin mga pangangailangan. Pero, at hindi, kung hindi po ito sumasapat sa pang-araw-araw namin pangangailangan, paano pa po kaya ako makapag-aaral sa pamamagitan ng kakapuranggot na kinikita ng aking pong mga magulang, ng aking pong tatay? Dahil during that time din po, wala na rin po akong nanay. Malayo na po siya sa amin. Ako din po ay nagtanong, ano na kaya ang aking bukas sa aking pong murang isipan? At alam niyo po, ang Diyos ang siyang nakababatid ng lahat ng bagay. Alam niyo po, hindi po ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Pero sa habag at biyaya po ng Panginoon, ako po ay patuloy niyang sinamahan at ipinakita niya po sa akin na merong magandang bukas sa mga taong lubos na nananampalataya at nagtitiwala po. Kung hindi po sa habag at biyaya ng Panginoon sa akin pong buhay, kung hindi po sa kanyang katotohanan ng kanyang mga salita na minsan pang binitawan sa aking buhay, saan na po kaya ako ngayon? Ano na po kaya ang ating buhay sa kasalukuyan kung hindi po naging matapat ang Diyos sa atin pong mga buhay? Ang mga magulang po ba natin o ang mga bagay na meron po sa atin? Ang mga sarili ba? Ang lipunan ba na atin pong ginagalawan? Ay nakatitiyak ba tayo na kapag tayong lahat ay nakamtan natin yung naisin natin, naging maganda ang kinaharap ng ating bansa, nakatitiyak ba tayo talaga na tayo po ay merong magandang bukas? Alam niyo po, we cannot predict the future because only God knows what our future holds and whom we are going to be. Kung sino yung magiging tayo sa bukas na darating. Leave the future in the hands of God. Alam niyo po, because He knows what's best for us. Alam niya po kung ano yung pinakamaganda para po sa ating lahat.
kung sa tao mo o kung sa tao po natin, idedepende ang ating pong bukas at sa sarili mo lamang o sa sarili lamang po natin tayo aasa, nakakatiyak po ako na di po natin makakamit ang magandang buhay. Hindi po tayo magtatagumpay sa ating pong buhay. Dahil limitado po ang ating pong mga kakayanan. If not with God who sustained the strength that we need, saan na po kaya tayo ngayon? Saan na po kayo ngayon? Lahat po tayo, ano na po kaya ang ating kalagayan ngayon? Kung hindi po sinustain ni Lord ang kalakasan na kailangan po natin. Lalo na po sa mga panahon na tayo pong lahat ay nako-confuse, nag-aalala at lubhang nahihirapan sa ating pong mga buhay. God wants you to be firm and strong, mga kapatid. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Sabi po dyan, di ba? Because the Lord is the first and the last. Siya po yung paumpisa at siya rin yung katapusan. Sabi po dyan sa Revelation, He is the first and the last, the beginning and the end. Alam niya po yung nangyari kahapon. Alam niya po yung magaganap sa kasalukuyan. At siya din po ay nandoon na sa ating pong future. Sabi din, di ba, sa Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on unto completion until the day of our Lord Jesus Christ. Maganda po yung mga bagay na inumpisahan ng Diyos sa ating pong buhay. Yun pong biniyayaan niya po tayo ng buhay ay napakagandang pagpapalat biyayang binigay po sa atin ng Panginoon. At ang sabi po niya, yung mga bagay na inumpisahan niya magaganda sa atin, tatapusin niya po ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Pinahintulutan po ng Diyos na mag-exist tayo sa mundo pong ito. Because alam niya po ang darating na bukas ng ating pong kahihinatnan. He is already there in our future. Pahihintulutan din ng Diyos na tayo maging matibay at matatag kung tayo ay lubos na magtitiwala po sa Kanya. And yan po. Number two po ng confused or mga tao ngayon, kung yung major things na masyado na pong nagugulumihana ng tao, pangalawa po yung confused sila with their gender. Alam niyo po ba yung mga balita ngayon? Yung naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil natuklasan nila bandang huli ang kanilang sarili na ay hindi pala ako lalaki. Iba pala ang aking pakiramdam. Hindi pala ako nababagay sa babae. Confused with their gender. O kasarian na tinatawag. Di maunawaan kung babae ba sila o lalaki. Share ko lamang po itong nakita ko sa wall ng aking FB. Yan po. Sabi po dyan, are you confused about your sexuality? Do you think God made a mistake? Stop listening to society and start listening to God. The only one confusing you is the devil. You are the gender God made you to be. Let Jesus deliver you from this demonic mental affliction. Jesus wants to set you free, mga kapatid. Jesus is a much better option than cutting off your body parts in order to feel normal. Come on, mga kapatid. Stop listening to these lies and deceptions of the enemy. It is a big lie of the enemy. He wanted to destroy the real you. Alam niyo po, ang salita po ng Panginoon ay totoo. Subalit minsan ito'y masakit tanggapin. Pero ito'y po yung katotohanan. Sabi po ng salita ng Panginoon, the truth will set you free. Kung tayo'y nilikha ng Diyos na lalaki, then tayo po'y lalaki. Hindi po pwede magkamali ang Panginoon sa buhay po natin.
Because you are God's masterpiece. Magkakamali ba ang Diyos sa pagbibigay ng gender mo? Of course not. Hindi po. God never makes a mistake. Diyos siya eh. Hindi siya pwedeng magkamali. At tayo'y nilikha lamang po niya. Bago pa man malaman ng magulang mo, ng mga magulang natin, ang gender natin, alam na lang Diyos kung babae ka o lalaki ka. Ang dami ngayon, mga naghihiwalay, alam po natin yan, na magpasawa dahil natuklasan nilang yung lalaki na kanila pong mapangasawa ay binabain pala. Binabain nga ba? O baka naman sa isip lamang po nila yon. Isip lamang yung nagsasabi na babae sila pero yung kanilang kasirian ay lalaki talaga sila. See, na-observe nyo po ba? Every battle comes first in our mind. Sa isip. If you don't know how to fight your battle in your mind, then how you can be able to withstand your battle on the ground? Sa isip pa lang, talo ka na. Paano mo pa kaya mapagtatagumpayan ang laban mo sa totoong buhay? Kung dito pa lang sa isipan, talo ka na. Kaya nga po sabi ni Lord, you have to stand firm. You have to. Huwag ka na pong magkaroon pa ng option. Kunin mo na po itong salitang ito. Stand firm, mga kapatid. At sa pamamagitan, at paano sa paanong paparaanan, sabi po, meditation of God's word will help you to stand firm. And let nothing move you. Stand still, mga kapatid. Let nothing move you. Naalala ko po yung Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. Even the world will shake you, you will remain firm and steadfast because that person who is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season. Alam niyo po yung season dito? In drought, in rainy days, paiba-iba man ang sitwasyon ng ating pong buhay, paiba-iba man ang panahon, mananatili kang matatag. Dahil ang pundasyon mo ay nakabaon sa mga pangako at salita ng Diyos. Hindi ka mawawala ng pag-asa, magtatagumpay ka at tiyak na pagpapalain ka sa anumang balakin mo sa iyong buhay. Yan po yung salita ng Panginoon. So we have to hold on fast to the promises of God. Because God is your source. Why? Bakit tayo nagiging matatag? Bakit tayo mananatiling matatag? Dahil si Jesus po, si Jesus, yung source po natin. Hindi nawawalan, hindi nauubusan, at hindi po natutuyuan ang Diyos. Be firm, hold fast to what God has promised you because He who promised is faithful. In this world, you don't have a future. Totoo. Hindi naman po natin pwedeng panghawakan ang mundong ito. Ang mundong ito, wala naman talagang pwedeng maibigay sa atin na magandang future. But with God, you have a good future. Sa Diyos lamang po yun. Because God is not just present today, but He is there, present already in your future. Sabi po dyan sa Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Marami pong mahirap gawin sa atin. Yun po yung reality. Maraming mahirap gawin sa buhay natin. Hindi natin kayang gawin. Pero ang katotohanan ng salita ng Diyos, marami pong bagay. Ano ang bagay? Wala pong mahirap sa Diyos. No? Sabi diyan, napakaliwanag, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Wow.
ito po yung klase ng Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Wala pong bagay na mahirap para sa kanya. Nahihirapan man tayong panawin ang future natin, tandaanan po natin, ang Diyos ang may hawak ng ating bukas. And pangalawa po, deeply rooted in God's Word. Dapat po, para tayo po ay maging unshakable, kailangan rooted po tayo sa salita po ng Panginoon. Alam niyo po ba kaya madaming gusali ang nawawasa o nabubuwal, lalo na kapag dumarating ang mga lindol, dahil masyadong tinipid ang pundasyon nito. Masyadong maliliit ang mga bagal na ginamit. Madalas, pati mga konkreto, tinitipin. Mas madaming buhangin kesa semento. Yan lamang po ang aking misa nakikita na obserbahan. Dahil po ang asawa ko din ay contractor. Minsan, pag nagkakapag nagpupunta kami, nagsasite visit kami, alam niyo po yun, minsan may mga ganung paparaanan eh. Yung mga contractor sometimes. Dahil masyado nilang tinitipid ang kanilang ang ginagawa nilang mga tahanan o kusali minsan. Nakokompromiso yung quality po nito. Kaya konting pagdanig lang, nagkakrak na o na, nabubuwal na kaagad ang isang kusali. Madaling mayanig. Ibig sabihin, mababaw ang pundasyon. Mababaw ang pagkakaunawa sa mga salita po ng Panginoon at mga pangako ng Diyos. Naalala ko lamang po si Joseph nung binitray siya ng kanyang mga kapatid. Alam po natin yun. He remained steadfast because he was rooted in God's word. Ang si David po ay nanatiling steadfast dahil siya po ay rooted ng salita po ng Panginoon. Kahit trials after trials, hardship after hardship, he overcome. Hindi po natatapos ang mga pagsubok kay Joseph. Pinagyaman at binigyan ng kapangyarihan, eto ulit ang tukso ng laman. Hinihila siya, hinahatak siya, hinahabol siya, inipilit siya. Pero ang sabi po ni Joseph, Joseph said, "How then could I do such wicked thing and sin against God?" Paano ko magagawa yung ganitong klaseng kasalanan sa harapan ng aking Panginoon? See, alam niya po yung kasalanan eh. Alam niya po yung pwedeng maidulot na kasalanan sa kanya. Alam niya na kapag gumawa siya ng kasalanan, masasaktan niya ang puso ng Panginoon. Alam, yung tinatayuan niya po mismo, rooted po siya ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi po rooted ng salita ng Panginoon si Joseph, eh marahil bumigay na po siya dito. Kasi in front of him, nandoon na po yung kasalanan. Pero, grabe, yung pagyakap ni Joseph sa salita po ng Panginoon. Rooted po siya ng salita ng Diyos. Isinasapamuhay niya po ang salita ng Panginoon. Niyayakap niya po ang salita ng Diyos. Joseph remained faithful because he was rooted in God's word. Alam ni Joseph ang gusto at ayaw ng Diyos sa buhay niya. And tayo po, kayo po, alam po ba natin ang gusto at ayaw ng Diyos para sa atin? O alam lang po natin madalas yung gusto natin? Alam niyo po, madalas sumasalungat ang kagustuhan natin sa kagustuhan ng Diyos. Yan po yung reality. Kaya minsan nahuhulog tayo sa kasalanan kasi mas nananaig yung kagustuhan natin kesa kagustuhan ng Diyos sa atin pong mga buhay. At kapag di natin alam ang nais ng Diyos, paano na natin ma-identify, no? Ang gusto pala natin ay ayaw ng Diyos. Yun para sa atin, ayaw ng Panginoon. Kasi po, hindi naman po lahat ng mga bagay na inaasam natin na sa tingin natin ay maganda at mabuti, ay makakabuti nga sa atin. Tanging ang Diyos lamang po ang nakababatid ng lahat ng yan. Kaya dapat lagi tayo nagsasubmit sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Like Joseph, nagsubmit po siya sa kalooban at mga salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ma-overcome niya po
yung lahat ng terribleng aspeto na naganap sa kanya pong buhay. Kagaya din po ni Shadrach, Meshach, and Abednego, inihagi sa pugon sa kadahilanan na ayaw nilang lumuhod o sumamba sa ribulto na ipinagawa niya ni Haring Nebuchadnezzar. Makikita po natin yan sa Daniel 3:1-25, pero hindi ko na po mabasahin yung buong atalata na yan. Sabi po dyan, "But if you do not worship it, you will be thrown quickly into the blazing furnace. Then no God will be able to save you from power." Shadrach, Meshach, and Abednego answered the king. They said, napakatapang po nila, "Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves to you. You can throw us into the blazing furnace. The God we serve is able to save us." Wow. Napaka-firm ng kanila pong pagtitiwala sa Diyos. Napaka-rooted ng kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. I-continue po natin. "From the furnace and your power," sabi po dyan. "If he does this, it is good. But even if God does not save us," mind this word po, "but even if God does not save us, we want you, our king, to know this. We will not serve your gods." Full of courage. Kahit daw hindi sila iligtas ng Panginoon, eh hindi pa rin daw sila magsiserve, hindi pa rin sila luluhod sa Diyos-Diyosan na nilikha po ni King Nebuchadnezzar. Grabe, nakaka-amaze po itong mga great man of God. Full of courage in front of danger. Walang bahid ng pagkatakot, pag-aalala. Pinili po nilang tayuan ang mga salita at pangako ng Diyos. At sinambit po nila itong salitang yan. "The God whom we serve is able to save us." How many times po sa buhay natin nasambit po natin ito sa harap ng danger ng buhay po natin? Nasabi ba natin itong word na ito? "But our God is able to save me. My God is able. The God whom I serve is able to save me." Nasabi mo ba natin ito sa gitna ng mga umaalimpihit na pagsubok ng ating pong buhay? Lalo na kapag tayo ay nandoon na sa alanganing sitwasyon, nasasabi ba natin, "Lord, you are able to save me. Lord, makakayanan ko to. Sa biyaya mo, Panginoon," o tayo po ay nag-give in na kapag ka na-challenge na po ang ating pong pagtitiwala sa Panginoon. Walang pagtatanong sa harap ng kapahamakan na maaari nilang maranasan. Tayo din po ba ganon? Hindi ho ba tayo nagtatanong sa Diyos kapag kami mga pagsubok na tayo pong pinagdadaanan? Nasasambit ba ho natin in front of our enemies, in front of disaster, and in front of our battles, "The God whom we serve is able to save us"? Alam niyo po, si Shadrach, Meshach, Abednego, maging si Jose o si Joseph, they knew very well who God is. Ang tanong ko po sa inyo ngayong umagang ito, kilala ho ba natin ang Diyos na ating pong pinananampalatayanan, pinaglalagakan ng ating pananampalatayan? Kilala mo ba ang Diyos mo, kapatid? Convince ka ba sa sagot na yan, sa sarili mo? Oo, kilala ko si Lord. Alam niyo po, maraming nakakakilala kay Lord. Pero napapatunayan po yung pagkakakilala natin sa Panginoon kapag dumaraan na po tayo sa pagsubok ng ating pong buhay. Kaya nga, makikita natin ang ating mga sarili. Tatandaanan po natin yung mga kasama po natin dito sa DM pad.
Kapag nakita po natin yan sa finish line, ibig sabihin lamang po, naging rooted po yan at naging firm and strong sa salita po ng Panginoon. Ang pagkakaalam po natin ng lubusan sa mga salita ng Diyos ay magdadala po sa atin sa matagumpay na buhay. Ito po ang magpapanatili sa atin upang maging matibay at matatag. Kayo po, mahalaga na bantayan natin ang ating pong mga sarili. Tayo pong lahat. Lagi po nating mabantayan ang ating mga sarili. Ikaw ba? Ako ba? Tayo po bang lahat ay naiukit na po natin ang malalim sa puso natin at nilalakaran ba natin ang mga salita ng Diyos na dekada na po nating pinag-aaralan? Wow! Ang tagal na po ng DMPAD. May git isang taon na po ang DMPAD. Nalakaran na po ba natin ang mga salita ng Panginoon? O baka naman tayo po ito na minsan pang natamnan ang salita ng Panginoon pero dumating yung mga pagsubok ng buhay, nawala tayo. Sabi po dyan, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless, of course, you fail the test? Malalaman lamang po natin na nasa atin sa si Kristo kung tayo'y magiging matagumpay. Kung tayo'y dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Pag tayo nag-fail, ibig sabihin, wow, nasaan si Kristo? Bakas sa labi lamang po ang ating pagtitiwala pero wala sa puso. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin daw po natin ang ating mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na sa inyo si Jesus, maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok? And I believe nananampalataya po ako. Wala pong bigo sa pagsubok dito. Amen? Last but not the least, refined as gold. Refining process is a hard process. It will take away all the impurities. All that is not proper and no value will be cut off. Mahirap po yan, yung refining process. Pero maliban na lang po na dumaan tayo dito, hindi po natin masasabing unshakable na nga ang ating pag-asang pinangahawakan. Kaya po dumaraan sa ganitong proseso para ma-refine tayo. Mapanatili yung pong purong pagtitiwala natin sa ating Panginoon. May awit dyan na nalikha, pero hindi ko na po aawitin. Siguro ba, tingnan nyo na lamang po yung refiner's fire. Maano nyo po yun . Sabi po dun sa awit niya, purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, a pure gold. Sabi po dun, refiner's fire, my heart's one desire. I choose to be holy. Alam niyo po, pag pinili natin yung kabanalan ng Diyos, dadaan tayo sa refining process. Dahil hindi po madaling kamtan yung kabanalan ng Diyos kung mananatili tayong mabubuhay ayon sa sarili lamang po natin. Sabi po dyan, sa Ephesians 1:9, He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure which He purposed in Christ. Unshakable. Hindi ito madali kung papaano po kadali itong bigkasin. Isinasapamuhay po ito. Under God's will, hindi po sa kalooban natin, kung hindi under God's will. If you are not refined yet, kapatid, you will remain shakeable.
wala namang nare-refine na didinadaan sa apoy. Apoy ng mga hamon ng buhay, mga pagsubok, maging sa larangan po ng paglilingkod sa Panginoon. Si Shadrach, Meshach, and Abednego ay literal silang inihagis sa apoy, sa pugon. Hindi nila kakayanin yon. Same thing sa buhay po natin, hindi natin kakayanin kung hindi sila dinalisay at hindi tayo dinalisay. Hinubog ng mga salita po ng Panginoon. To be refined is the hardest part of our lives that we need to experience. Pero ito lamang po ang susi upang mapanatili tayong matatag. Ito lamang po yung susi para mapanatili tayong matatag. Hanggang sa tayo ay di na matitinag pa ng mga pagsubok ng buhay. Kapatid, hindi po madali, pero sa habag at biyaya ng Diyos, kung tatayuan po natin yung sinasabing unshakable, then we need to be refined sa salita po ng Panginoon. Sa pang-araw-araw po nating buhay, tatanggalin ng Panginoon yung mga bagay na pang-sarili po natin upang palitan ito ng mga bagay na gusto at nais ng Diyos sa atin pong mga buhay. In our conclusion po, Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Yung mga great man of God, certified unshakable person po sila. Why? Because they experience shakening. Oo nga naman. Paano mo nga naman masasabi na unshakable ka kung di mo naman naranasan na ma-shake? Masasabi lang natin yan kapag dumaraan na tayo ng shakening ng buhay po natin. Then masasabi natin, yes, indeed, with God's grace, I am unshakable. I have unshakable hope. God's will is be firm and strong. Be deeply rooted with God's word. Allow God to refine you as gold. Because He only wanted you to remain unshakable till the end. Yes, God is able to save us. Para po makasama Kanya, magkasama tayo pong lahat sa Kanya pong muling pagbabalik. Amen po. Praise the Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Let us pray. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Keep us reminding, Lord, na kailangan po namin maging matatag, maging strong, maging deeply rooted sa pamamagitan po ng iyong mga salita for us to be able na maging unshakable at magkaroon kami ng unshakable hope. Lord, mangyayari lamang po yun. Makakamtan lamang po namin yung meron kaming hindi nasi-shake na pananampalataya kapag ka alam na alam namin ang mga salita mo, mga pangako mo sa buhay namin. At hindi lamang ito namin nalalaman kung di nilalakaran at isinasapamuhay po namin ito. And along the way ng aming paglakad, Panginoon, ay yung pagre-refine mo sa amin, pagtutuwid mo sa amin, pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Dahil gusto mo lamang po na mapanatili kaming matatag at mapanatili yung pag-asa naming matatag, Panginoon. Salamat po. Help us, Lord, na patuloy kami magtiwala sa iyo. Umasa lamang po sa iyo. Dahil yung mga bagay na imposible sa amin, posible po sa iyo. Sa mga panahon na kami mahina, Lord, ikaw yung nandiyan para kami palakasin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga
pa-DM pad po namin. Salamat sa buhay po ng bawat isa. Dahil araw-araw kami iyong tinuturuan sa mga salitang napag-aaralan po namin dito. Nawa, Panginoon, hindi ito'y manatili lang sa aming mga tenga. Ito'y ibaon mo ng malalim sa aming mga puso at tulungan mo kami, Panginoon. Hindi lamang ito maunawaan kung hindi lakaran po namin ito sa bawat araw ng aming pong buhay. Salamat po, Lord. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. At ingatan kami sa lahat ng oras sa bawat sandali. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon po. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Sister Tess. Napakagandang katuruan. Unshakable hope. May natutunan po tayo ngayon sa araw na to. Nagrema din po sa akin yung tinuro ni Sister Tess tungkol sa aking anak na panganay. Medyo wala po kasi kong boses eh. Mars Irene, thank you Sister Tess sa katuruan natin ngayong umaga. Mars, baka meron tayong mga ano reminder. Okay, Mars. Yan. Thank you, Lord. Misan pa po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ayan, naka-off man po ang ating mga screen. Tayo man po ay naka-mute. Pero alam ko po na ang bawat isa po ay pinaalalahanan po ng ating Panginoon sa napakagandang mensahe po na atin pong napakinggan, no? Na atin pong taglayin ang unshakable hope hanggang finish line. Tayo po ay magkakasama, magkita-kita. Tama ba mga ka-DM pad? Yes, okay. Amen. Hanggang finish line po ha. Ayan. Ang ganda po, no? Kasi dito po ay tinuturuan tayo ng Panginoon. Totoo naman po yun. Hindi naman po pwedeng masabi na tayo po ay merong unshakable hope kung hindi po tayo makakaranas ng mga pagsubok, no? At ang mga pinagdadaanan po natin lalong-lalo na po sa mga panahon ngayon na sabi nga po, kakaiba na po ang mga nangyayari. Kaya napakaganda po na tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng unshakable hope. Kailangan lang po talaga na tayo mga kapatid, piliin po natin na tayo po ay panahanan po ng presensya ng Panginoon sa bawat araw. Kaya nga po, regalo po ni Lord ang DM pad. Regalo po ng Diyos. Napakahirap po ang buhay ngayon na hindi ka po rooted sa salita ng Panginoon. Papaano na? Diba? Papaano na po ang buhay na wala po tayong relasyon sa Panginoon, na wala po tayong napapakinggan na salita ng Diyos? Sapagkat ito na lamang po ang tanging pinanghahawakan po natin sa ating pong mga buhay. No, upang tayo pong lahat ay maging matatag sa ating pong pananampalataya. Ayan, praise the Lord. Minsan pa po, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Pasasalamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po ay napalakas po ngayong umaga, no, na energize po tayo, na empower po tayo, no, mas higit po na maging handa po tayo, ano, at magpakalalim pa po ng lalo sa salita ng Panginoon. Kung ayaw po natin na ma-shaken po, no, ang ating pong faith, eh mas lalo po tayong maging addict, no, sa salita ng Diyos. No, kung meron man tayong kaadikan sa buhay po natin, eh maging addict po tayo sa Word of God. Maging addict po tayo na hanapin po ang Panginoon. Awitan siya, pasalamatan siya, purihin siya. Lahat po, umiikot po dapat yung mundo natin kay Lord, no? Umiikot po dapat yung buhay po natin sa Panginoon. Ayan, praise God. So, ngayong umaga pong ito, mga kapatid, may nakita po ako na, ano po, prayer request po sa ating chat box. Ito po, galing po kay Sister Cecil. Hallelujah, siya po may hinihiling po ano nata atin pong ipanalangin. Sige po, bago po tayo mag-closing prayer, Mars Irene, kung sino po yung na-assign mo ngayong umaga pong ito sa closing prayer, sama-sama po nating idulog sa Panginoon ang lahat po ng may mga kahilingan ng panalangin, ng kagalingan po. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit, idalangin po natin ito at itaas sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ang Diyos na may kaloob at may bigay, may likha ng aming buhay. Panginoon,
Kami po ay sama-sama na lumalapit ang DM Pad family, Panginoon. Idinudulog po namin sa iyo, O Diyos, ang mga prayer request ngayong umaga pong ito. Lord, subalit bago pa man, Panginoon, kami po ay lubos na makalapit sa iyong lukluka ng kabanalan, kaluwalhatian, O Diyos, pakasaliksikin mo po ang amin pong mga buhay. Sa lahat po ng nakikita mong karumihan, bahid kasalanan, pagkukulang at kalabisan, Panginoon, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, nagsusumamo, Panginoon, na kami po'y iyong patawarin, pakalinisin at hugasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Lord, alisin mo po ang lahat ng hadlang upang hindi ka po makakilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay, lalong-lalo na po sa aming pong mga panalangin. Patawarin niyo po kami, pinangahawakan po namin, O Diyos, ang iyong salita sa 1 John 1:9 na kung ipapahayag po ng aming labi ang aming pong mga kasalanan, ikaw po ang Diyos na tapat at banal na kami po'y patatawarin mo, kami po'y lilinisin mo sa lahat po ng aming mga gawang kalikuan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Lord, dininig mo po ang aming pong pagsusumamo at paghingi ng kapatawaran, Panginoon. Salamat, ang bawat isa po sa amin ay nilinis mo na at ginawa mo pong katanggap-tanggap, Panginoon, sa inyong harapan. At sa umaga pong ito, sama-sama po namin itinataas sa iyo ang buhay po, Lord, ni Robert Manantan. Lord, na ngayon po ay dumaranas ng sakit at karamdaman sa kanya pong kidney problem, sa kanya pong high blood, Lord, at maging sa pagtaas ng kanyang sugar. Lord, in the mighty name of Jesus, our great healer, our great physician, inaangkin po namin, Panginoon, Lord, na ang lahat po ng aming kahilingan ngayong umaga sa kagalingan, Lord, ni Kuya Robert Manantan, Lord, ay ipagkakaloob mo po sa kanya. Ikaw po ang lubos na nakakakita ng kanyang kalagayan, Panginoon, sa ospital ng V. Luna. Lord, we pray in the mighty name of Jesus for complete healing. Lord, magmula sa kanyang ulo hanggang kanyang talampakan, maranasan po niya ang himala ng kagalingan, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Inaangkin po namin na sa latay, sa mga sugat na natamo ng aming Panginoong Jesus, inaangkin po namin ang kumpletong kagalingan ay nakamtan na ni Kuya Robert Manantan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we claim healing, Lord. We speak life, Lord, in the name of Jesus, sa buhay po ni Kuya Robert. Maging sa kapatid po ni Sister Vivian, Lord. Hallelujah, na si Kuya Joey Buganon, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, nagpapasalamat po kami sapagkat si Kuya Joey, Lord, sa mga oras na ito ay nakalabas na po siya ng hospital. Salamat, Panginoon, sa pagtugon, sa panalangin. At Lord, sa mga pagdadaanan po niyang mga test, Lord, na nire-request po ng mga doktor sa kanyang endoscopy, CT scan, at iba pa pong mga test na kanya pong gagawin. We pray, God, in the mighty name of Jesus, for a normal result, Panginoon. Hallelujah. Kung papaano, Panginoon. Lord, pinagaling mo siya. Nakalabas po siya ng hospital, Lord. Lord, ganun din po, Panginoon, sa mga testings na gagawin po sa kanya mga check-up, Panginoon. Lord, patuloy na mamanghain mo po, Lord, si Kuya Joey. Lord, na nag-alay ng kanyang buhay, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Nanangako na ikaw po'y kanyang paglilingkuran, Panginoon. Lord, maraming po salamat. Bigyan mo rin po ng katatagan at kapayapaan sa puso't isipan ang amin pong kapatid na si Sister Vivian, Lord. Alisin mo po ang lahat ng pag-aalala, Panginoon. Lord, tanggalin mo po ito sa kanyang puso, sa kanyang isip, at palitan mo po, O Diyos, ng pananampalataya sapagkat ikaw po ang dakilang manggagamot. Walang bagay na mahirap sa iyong gawin. Walang bagay na imposible. Lahat po sa iyo ay posible, Panginoon. Lord, maraming maraming pong salamat. Even, Lord, sa lahat po ng mga pangangailangan po nila. Lord, continue, God, to provide, Panginoon, sa lahat po ng mga kakailanganing financial, Panginoon, upang, Lord, magawa ang lahat ng test na nire-request po ng mga doctors po nila. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat pa man, Panginoon, ng mga kapatid namin dito na hindi po nila nasabi ang kanila pong mga prayer requests. Lord, ikaw po ang lubos na nakababatid, Panginoon.
sa bawat buhay, sa bawat pangangailangan, sa bawat inaasam-asam, Panginoon, ng bawat puso ng aming kapatid, Lord, mga kapatid dito po sa DM Pad. Sa inyo po kami, lubos na umaasa, Panginoon. Sa inyo po kami, lubos, Panginoon, na nagtitiwala at nananampalataya. Sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihan, makagagawa ng mga dakila at kamanghamanghang bagay sa buhay po namin. Lord, panalangin po namin na ang buhay po ito, Lord, tunay nga, sinabi mo po sa salita mo, O Diyos, maikli lamang, Lord, yung buhay namin. At ang dalangin po namin, Panginoon, Lord, na hanggang finish line, Panginoon, Lord, kami po ay, Lord, maging matatag, maging malakas po, Panginoon, at higit sa lahat, maging makabuluhan po ang buhay po namin. At magamit mo po, Lord, ang buhay po namin para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, O Diyos. Ito po ang prayers namin. In Jesus' name, thank you, Lord. Sige, Sister MJ. Go ahead po for our closing prayer. Thank you, Lord. Ito ang natin uli ang presensya sa Panginoon. Meron po akong nabasa dito sa meditation, yung Philippians 1 verse 9. Ipinapanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal nyo sa isa't isa ng may karunungan at pangunawa. Sabi nila, mapagpalang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay na di mo kami iniwan, bagkus kami lagi mong sinamahan. Sa lahat ng tagumpay na inyo lamang ipinagkatiwala sa amin, sa aming mga desisyon, sa aming plano for the future, sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam kung ano ang makakabuti sa amin. Punong-puno ng pasasalamat ang aming sa aming pasasalamat sa nag-host sa amin na si Tess Marciano, na patuloy kaming tinuturuan ng inyong banal na salita. Itinataas namin ang kanyang pamilya na magkaroon ng kasaganahan, ang kanilang negosyo, pagpalain nyo ang kanyang buhay at bigyan nyo sila ng magandang kalusugan, maging pagpapala sila sa iba. Sa lahat ng mga kasama namin sa DM Pad na humihiling din ng prayers, Lord, kayo na po ang bahala sa aming mga concern, Lord, dahil kayo lang po ang nakakaalam kung ano ang aming nilalaman ng aming puso. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagkakataon na binibigay mo upang kami matuto, naway maging isang mabuting halimbawa kami sa iba at maakay pa namin ang mga nanghihina sa pananampalataya, lalong-lalo na yung nalilihis ng landas. Alam po namin na isa kami sa pinili nyo upang gawin namin ang tungkulin namin sa aming kapwa. O Panginoong Jesus, ibinabalik namin ang lahat-lahat ng pagpapuri na ibinibigay sa amin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Sa lahat ng mga kasama ko sa DM Pad na mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Thank you, Sister. Hello po. Reminder lang po, mga sis, sa outing po natin. July 1 and 2 po. Yung mga hindi pa nagpaparehistro, magparehistro na po. Amen. PM po. God bless. God bless. Thank you God po. Bless. Thank you, Sister Tess. Mars Ayri. God bless po. Thank you, Sister Tess. Love you all. Thank you, Sister Tess. God bless everyone. Thank you, Irene. Salamat po. God bless to everyone. Bye po. God bless. Bye. Thank you, Sister Irene. Thank you friends. Po, Mars Aileen. Okay. Irene Alfonso. Salamat po sa lahat. God bless. See you again tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you po. God bless to everyone. Thank you.